Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, kung mapapansin nyo, bago yung setup natin, yung background natin, bago. So, naka-office setup tayo. So, nandyan yung iPad, yung laptop, cellphone. So, ito yung bago kong keyboard. Ito yung Aula F2088 Game Mechanical Keyboard. Ito guys, i-unbox natin siya and i-review. Pero, disclaimer lang, okay? Hindi po ako gamer. So, i-review ko lang siya sa abot ng aking makakaya or kung ano lang makita ng mata ko or kung ano ma-experience ng kamay ko. Kasi nga, syempre, itatry natin siya. So, bubuksan na natin siya para malaman natin kung ano ba ang itsura niya. By the way guys, naka-bubble wrap siya ng dineliver. Pero, syempre, tinagal na namin, dinisinfect na namin. So, eto na lang. Ayan na siya! Ayan! And so, tingnan natin kung ano yung nandito sa loob. So, eto ay palm rest. Ayan. So, kung halimbawa, di ba nagtatype ka, nandyan. Ayan. O, di ba? Nakapatong siya dyan. Ganun. O, di ba? At least may support etong wrist mo. And eto na yung mismong keyboard. Ayan! Eto na! Eto na! Eto na! So, color white siya. Ayan. And then, yung gilid niya ay gray. Aluminum ba tawag dito? Basta nakaganyan, oh. Ayan. So, yun guys, kung mapapansin niyo, iba yung klase ng mga keys niya. So, ito guys, yung tinatawag na steampunk keycaps. Ayan. So, hindi ko rin siya alam talaga. So, si Kiko lang yung nagsabi ko anong tawag sa ganitong klase ng mga keys. So, ayan. Bakit ito ba yung napili ko? Kasi nga, kasi diba bilog-bilog. So, parang kakaiba naman. Parang hindi lang siya yung... Ulit-ulit ako, no? Basta ba, hindi siya yung usual. Ganun. Kung mapapansin nyo guys, yan yung mga usual na mga keys. Ayan. Pero dito, may mapapansin kayo, may tatlo. 1, 2, 3. Tapos, meron pang isang malaki. Tapos, naiikot-ikot siya. Ayan. Tapos, napipindot yung gitna. Tapos, ito... Ayan, hindi ko pa alam kung ano yung mga use niya, pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga silbi nitong mga buttons na to, itong mga keys na to. May story kasi guys kung bakit ako binilhan nito ni Kiko. Kasi kung mapapansin nyo guys, itong cooling pad ko, ayan, may color din siya, may effects. Tapos ito ding mouse ko, mapapansin nyo, ayan, may effects siya. Tapos gusto ko din ng keyboard na ma-colorful nga. Pero yun nga sabi ko kanina, disclaimer lang, hindi ako gamer. Na-attract lang ako sa mga colorful kasi 'di ba si Kiko gamer. So yung setup niya sa sala, nakikita ko talaga na colorful, tapos ang ganda tingnan, tapos pa nagko-computer ka, yung ang ganda sa mata, nainggit, no? Amazed lang ako na gusto ko din ng ganun. Pero hindi naman ako naghahangad or nag-expect na sobrang yung ganung level na mamahalin mga gamit na ganun. Ang gusto ko, basta ang gusto ko lang yung colorful. And sabi ni Kiko, ito daw ay Blue Switch. Hindi ko alam kung ano ba ang use ba nun, yung kung ano ba yun. Basta nabanggit niya lang sa akin, parang may apat atang types of switch na parang meron daw blue, may red, black, brown. Depende kung anong gusto nyong klase ng switch. Para sa kanya, yung blue switch daw matunog. Ayan. So, rinig na rinig talaga pag nagtatype ka. So, ako naman, parang gusto ko din ng ganun. Yung parang feel na feel mo na nagtatype ka, may ginagawa ka, diba? Ito guys, naka-RGB siya, pero single color lang each keys. Pero pwede nyong ma-edit yung effects. So, yun guys, simulan na natin. I-check natin yung color niya, kung ano yung mga effects niya. Again, okay guys, again. May 3 buttons dito. Ayan, nakalagay dito ay M1, M2, M3. So, try natin tong M1. Ayan. Kung papapansin nyo, ito lang sa side na to, yung area na to ang may color. Try naman natin tong M2. Kung papansin nyo, dito pa rin naman sa area na to, pero nawala na yung dito sa side na to. So, more on dito na. Itong M3. Meron pa rin effects dito sa area na to, pero nalagdagan naman dito sa side na to. So, try natin tong button na to, kung ano bang meron dito. Eto, may button din to, tapos,
pwede mo siya i-clockwise or counterclockwise. Ayan. So, itong mode na to, guys, ang kinokontrol niya ay yung brightness or itong keyboard. Yan yung kinokontrol niya. Pero pag hinold mo siya ng matagal, ayan, ang kinokontrol niya naman yung volume ng laptop. Papakita ko yung laptop. So, yun guys, ito yung control niya. Ayan, sa volume, counterclockwise, clockwise, ayan. Tapos may key pa dito, ayan kung mapapansin nyo ito, sa side na to. Napipindot din siya, so try natin pindutin. Ayan. So, naging colorful na siya ulit. So, try natin itong unang effect. So, para siyang kumukuti-kutita. Ganun. Yan. So, next naman. We'll be right back.
nga ba ako binilhan ni Kiko ng keyboard? Ang hirap pag nagla-laptop ka na nakaganon. So kaya binilhan niya ako ng keyboard para at least, 'di ba? Sandito lang yung braso ko, yung kamay ko. 'Di ba pinakita ko naman sa inyo yung mga effects niya. Hindi ko lang mabilang kung ilang effects ba 'yon, pero madami naman siya. Para sa akin, okay siya. And yung experience ko pag nagta-type, ang ganda. 'Di ba? Rinig na rinig mo yung tunog. As per Kiko, may application naman na pwede niyong i-download para mas mabago yung mga effects kung gusto niyo ng maraming effects. So, punta lang kayo sa aulacn.com. Ayan, so ilalagay ko yan dito. So, ayan guys, lahat ng information ilalagay ko sa description box kung magkano siya, saan nabili. And ayun lang, sana nakatulong itong video na to sa mga taong hindi naman mateki, hindi naman mahilig sa mga mamahaling gamit or sa mga gaming equipments. Ayan, sana nakatulong itong video na to. And ayun lang, sana huwag nyo kalimutan mag like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!